Yun, o, mga chabibi. Tingnan nyo itong, ano namin, yung pang-shower namin. Yung tubig niya, lumalabas na sa gilid. Yun, lumalabas na, hindi na siya, hindi na maganda yung labas. Nung tubig niya, hindi na pantay. Ayun, may lumalabas na sa gilid. Ayun, ang lakas ang labas ko sa gilid. Oh. Kung napapansin nyo, ito, itong part na to. Ang lakas ang lumabas ng, ano, ang labas siya doon. Hindi na yung, dapat dito yung sa tiyo mo. Pag dinidiinan ko, nawawala siya. Ngayon, susubukan ko itong ayusin. I-DIY natin ito. Sabay-sabay nating subukan, ayusin ito. Yo, mga chabibi, ito susubukan ko kung ayusin itong shower head na hinawakan. Eh, maluwang na kasi siya. Anong nangyayari dyan? Pagka nag-i-buksan niyo na yung gripo ng para dito, yung ano nito, faucet nito. Yung tubig lumalabas dito sa gilid. Dito lumalabas, so yung buga dito eh mahina. Pero pag dinidiinan mo naman ganun, maganda, wala lumalabas sa tubig sa gilid. Syempre, lahat lalabas dito sa harap. So, tingnan natin kung paano ba natin 'to ayusin. First time ko lang 'to gagawin, mga chabibi, hindi ko alam kung talaga bang dito ang bukasan niya o ano. Sana dito talaga yung bukasan niya. Nabuksan ko na dito sa gitna. Kung titingnan niyo nang mabuti, ayun oh, meron siyang ano, tornilyuhan doon. Sana lang hindi siya stuck up. Ayun, buksan. Kasi syempre kinakalawang 'yan eh. Ayun, mga chabibi, oh. Natanggal ko na yung tornilyo. Unang ginawa ko, mga chabibi, yan. Ito yung takip sa gitna. So, susungkitin nyo yan. Hanap na laki ng pansukit. Ito, ginamit ko yung kutsilo. Ginamit ko yung dulo nitong Phillips screwdriver. Para lang makabuksan ito. Pero, diskartehan nyo na lang paano nyo pububuksan. Tapos, meron siyang screw doon sa loob. Tanggalin ninyo. At subukan na natin buklatin. Yun. Okay, mga chabibi, yan. Meron akong nakitang parang spring na nakatanggal. Hindi ko ngayon alam kung saan nakakabit to. Ayun, mga chabibi, buka na alam ko na kung saan nakalagay itong spring na to. Dito to, dito. Dito na nakalagay. Kasi, nung nilagay ko to, na walang spring, painggan niya, mga chabibi, oh. Parang wala siyang stopper. Oh. Parang tuloy-tuloy lang siya. Oh. Titignan niyo, parang tuloy-tuloy siya. Wala siya ng stopper. Kasi tatlong ano to eh, tatlong adjustment eh. Meron yung dito lang ang lalabas yung tubig, meron yung dito lang ang lalabas yung tubig, tas meron yung lahat lalabas yung tubig. Eh wala. Parang walang magkocontrol. Pag umasok yung tubig dito, walang magkocontrol. So eh, inisa-isa ako kung saan pwedeng ilagay itong spring na to. At nakita, napansin ko dito, itong kulay dilaw ng spring, yan. Ito yung pinasok ko na spring dito sa butas na to. Ayan yung spring. Parang dito yan. Dapat nakaganyan. Yung spring nasa ilalim, tapos ito parang plastic na to sa ibabaw. Tignan nyo, mga chabibi, ha. Ito, ha. Dalawa yan. May malalalim na butas, may mabababaw na butas. Dapat yung mababaw na butas, yun ang dito sa taas. So, subukan natin. Ayun, ha, mga chabibi. Narinig nyo, ha? Ayun, ha. Di ba? Tsaka hindi na siya tuloy-tuloy. 1, 2, 1, 2, 1, 2, o yun o. O yan o, yun yung unang adjustment. Lipat ka ng adjustment. Tapos lipat ka ulit ang adjustment. Bali tatlo. Yan. Pag habang umaano yan, iba-iba yung labas ng tubig yan. Sa gitna, dito sa gilid na to, tapos sa labas. Yan o, tingnan nyo, mga chabibi. Merong space yung ano yung tornilyo eh. Dapat to nakadiin. Yan o, doon sa gitna. Ayan o. So ang gawin natin, hahanap ako ng goma na pwede kong gawing washer, tapos ilagay natin doon para bumaba ito. Itong mismong bilog na ito bumaba. So, hahanap ako ng goma. Balikan ko kayo. Ayun, mga chabibi. Meron ako nakitang lumang goma. No? Interior to eh. Interior to ng ano. Ano ang interior to eh. So, gugupitin natin to. Tapos, ihuhugis natin na para siyang washer. Nakakasya dito. So, gugupitin ko lang itong interior na to, tapos bibilugin natin. Yan, dapat magkasya siya doon sa loob. So, ang laki ng butas sa loob ay ganitong kalaki. So, dito ako kukuha ng sukat.
Ayan, mga chabibi. Oops. So, ayan. Ayan yung marka niyang ano. So, subukan natin ito bilugin. Ito, mga chabibi. Medyo nabilog natin. So, meron tayong pang washer para lang sumikip. So, kulang pa to. Gawa pa tayo na isa. Ito, mga chabibi. Pwede na yan. Ito. So, gawin natin. Basta pumasok siya dito. Kailangan pumasok siya dun. Bubutas tayo dito sa gitna. Ayan, ito na yung magiging parang washer natin. Okay, subukan natin. Dapat ganyan yung tulog, mga chabibi, ha. Tapos ito, yung tornillo nilagyan natin ng goma, ipasok na lang natin dito. Tingnan natin kung sisikip ba siya. Ayun, mga chabibi, sumikip. Ayan, o. Wala nang dito, hindi na siya yung takaangat. Hindi na masyadong agap niya. Tapos ibukan natin kung iikot. Ayun. Kaya mga chabibi, oh, kasi diba kanina nakaangat dito sa gilid, doon lumalabas yung tubig. So nilagyan ko ng wala akong makitang washer na kakasya dito. So nag-improvise tayo, gamit lang ang goma. Mas maganda nga yan eh. Hindi pa mabubulok, hindi kakalawangin. Pero syempre sa katagalan, itong gomang to, magiging gastado din to. So yun na nga, gagawin niya, uulit mo lang to. Ayan, okay, higpitan na lang natin. Pag mahigpit na, okay na yan. So, check natin kung umiikot. Okay, ayos mga chabibi. So, gagawin natin ngayon. Kakabit natin yung hose dito. Tignan natin kung magli-leak pa rin siya sa gilid. O, ito mga chabibi. Ikakabit ko na ito. Itong hose na to, ikakabit ko dito. So, ikabit nyo lang yan. Yan. Para matest natin kung magkakaroon pa ba ng leak dito sa gilid pag binuksan natin yung tubig. Yan, pag maipit na yan, so, buksan na natin yung gripo. Diyan na kayo, madumi yung banyo eh. So, saan natin yung... Ayan na. Kaya mga chabibi, oh, pansin nyo, wala nang lumalabas sa tubig sa gilid. Ayan mga chabibi, oh. Ayan, halos wala na. Ayan, oh. Wala nang lumalabas sa gilid. Halos ano na. Halos dito na lumalabas sa butas na, dito, sa butas na to. Ayan, oh. Sa gitna. Oo. Ah. May konting lumalabas pa. Pero, konti na lang. Hindi na yung katulad ng sobra. Kasi, may malakas na yung lumalabas sa tubig sa gitna. Yun. So, ang gagawin na lang natin, dadagdagan ko na lang yung parang in-improvise kong washer na goma sa gitna. Para mas sumipit pa dito. Yun, oh, mga chabibi. Sana nakatulong yung video ko ngayon sa ginawa nating DIY doon sa pag-aayos ng showerhead namin na nag-leak na yung tubig sa gilid. Hindi ko man siya na perfecto, pero at least kahit pa paano, medyo naayos natin siya. Kasi kulang pa siguro ako sa washer na para humigpit yun, para mag-press siya ng maigi at para wala nang lumabas sa tubig doon sa gilid. Siguro kung meron ako ng washer na yung stainless na bilog, yung bilog talaga, yung stainless, tapos ipinasok ko doon, mas maganda yun. Tapos lagyan mo na siguro na isang goma para wala masyadong, hindi siya magkaroon ng tawag doon, yung friction, para maganda yung lapat niya. Hopefully, sana nakatulong yung video ko ngayon. Disclaimer lang mga chabibi, hindi po ako professional o magaling na mag-ayos ng mga ganyan. Mahilig lang ako mag-DIY kasi syempre, wala naman kaming pambayad sa mga sa mga gumagawa ng gano'n. Kunyari, mga tubero, kung sino man yung gagawa ng gano'n. Mahal kasi sila sumili.
So ginagawa na lang din namin ng paraan. Kung kaya pang ayusin, iaayusin. Pero pag hindi na kaya ayusin, tsaka lang siguro bibili. Eh, mas mabuti na yung subukan muna natin ayusin yung mga gamit natin sa bahay bago tayo bumili. Okay mga chabibi, maraming salamat po sa lahat-lahat po ng subscribers namin, sa patuloy yung pagsuporta sa channel po namin Chubby Biker. Sa mga bago namin subscribers, maraming salamat po sa pag-subscribe sa channel namin Chubby Bikers. Kita-kits tayo sa susunod kong video. Ingat kayo palagi at God bless sa inyo. Salamat po. Bye-bye.